Really have to call the attention of the government, lalo-lalo sa pagpasok nitong ating new government ng ating Presidente Duterte. Kung mapapansin nyo ngayon, mas grabe na ngayon ang traffic. Yes. During the time ni General Lenny Pacasiano, meron kaming ginawang study dyan at Kibro, na pinaliwala lang nila Oscar Orbos. Instead of sundin yung libro na yun, which is still have it, no? Diyan nagsimula yung dumami ang kotse at even ngayon, look what happened. Pati tayo, mga anak natin, dal-dalawa kotse. Tayo, dal-dalawa kotse. Kasi kailangan natin gamitin yung alternative kundi hindi tayo makakalakad sa kalye. Ay lalong sumikip eh. Habang tumatanda yung mga bata, dumadami sa sakyan. Siguro ang pinakamaganda, Mr. President, kung papakinggan to ng ni Secretary, ano ba yung pangalan ng kanyang DOTC? Secretary, what's his name? Whatever is, balita ko, patino naman daw yung secretary na yan. Balik na lang tayo sa tanggalin na yung ad-even na yan at ikontrol yung mga kotse. Plus, ang mga main thoroughfare yan ng two-way. Lahat ng mga makikinig na kalye, puro one-way lang yan. Just like in Europe, makikinig ang kalye, kaya puro one-way. Pero it moves. Saka kung yung mismong condominium na tinatayo, walang provision para sa parking area, eskwelahan, kumari ilabas yan sa Metro Manila. Yes. Yung mga mall, kumari, dahan-dahan na yan ilabas sa Metro Manila. Maniwala ka. Easy, Mr. President. Galaw-galaw, kay harot-harot, tingnan, maliksi, di mapigil ang gaslaw, galaw-galaw. Ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam, galaw-galaw, kung tawagin siya'y ganyan.